sa ating patuloy na pagkabit sa kalayaan, patuloy tayong ginagabayan ng alab ng rebolusyong pumuhay sa ating mga bayani. Naniniwala ako na esensya ng tao ang maging malaya. Hindi limitado sa kakayahang mag-isip at magpahayag ng opinyon ang kalayaan. Kalayaan ang makapagdesisyon para sa sarili, ay kalayaan ang maisabuhay ang sariling posibilidad at mga pangarap. Ito ang organisado at idealismong pahayag ni Budget Secretary Florencio Abad sa depenisyon ng salitang kalayaan. Isang hamon rin na humihimok sa mga Bulakenyong nagsama-sama noong 15 ng Setyembre sa harap ng simbahan ng Barasoin. Ito'y sa paggunita ng pagbubukas ng Kongreso ng Malolos bilang integral na bahagi ng proseso ng pakikibaka ng mga Pilipino. Unang pagpaparangal sa unang republika sa Asia ay hindi kailanman ipinagpapaliban dahil pinaninindigan ng mga Bulakenyo sangayon kay Govili Alvarado na ang paglingon at pagbibigay halaga sa nakaraan ay kinakailangan upang makatulong sa pagpapatatag ng pundasyon ng lalawigan. Sa Barasoin ay nagpasiya ang Pilipinong katagpuin muli ang kanyang katatanaan. Sa lilim ng demokrasya at silong ng republikang may matuwid na gobyerno at ang kinabukasan ay gayon. Tayo ang magpapatuloy ng diwa ng Barasoin. Marilutan man ang daigdig ang katuturan at kahalagaan ng Barasoin, sa puso ng bawat Bulakenyo ay laging mag-aalab ang dingas ng apoy. Sa Barasoin ay umuwi ang Pilipino sa kanyang sariling bayan at sariling pagkakakilanlan. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagbubukas ng Kongresong Malolos dito sa Simbahang Barasoin. Ito ay isang revolusyonaryong kongresong naganap sa gitna ng armadong pakikibaka laban sa Espanya. Mas mahalaga, matingkad na diniin ng Konstitusyon ng Malolos ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino at republikanong uri ng pamahalaan. Ito ang hamon noon at isang mahalagang aralin para sa atin ngayon. Tampok din sa naturang pagdiriwang ang pagpapasinaya sa isinaayos na puok pangkasaysayan ng simbahan ng Barasoin. Pinagtibay ng mga Bulakenyong lingkod-bayan na sa pamamagitan ng inobasyon ng naturang musuleyo ay magsisilbi itong pintuan sa nakaraan at kakatok pabalik sa puso ng bawat mamamayan sa kahalagahan at pagtangkilik ng dakilang kasaysayan ng ating lalawigan. Ito'y alinsunod sa mas modernisadong silid sa pag-aaral ng Republika ng Malolos at pinagmula ng Bulacan. Nag-umpisa po ito doon sa mother tongue na kailangan talaga namin suriin at gumawa ng mga sariling likhang kwento. Sayang lang ako kung pag-aaralan namin sa eskwelahan, sa mga textbook, kung wala naman sila nakikita na tunay na kaya-aya nilang pwedeng bisitahin. Ngayong taon, maituturing ding handog ng 114 na guning anibersaryo ng Kongreso ng Malolos ang musuleyo ng Barasoin na siyang hinahangad na makapanghikayat ng mga mag-aaral, guro at turismo upang ipakilala ang makasaysayang lalawigan. Nalaman ko po kung paano nakilala ang Malolos at kung ano ang mga ginawa ng mga bayani. Natutunan ko po yung tungkol sa history na po ng Malolos. Pati po kung paano po nabuo yung Malolos Congress, tsaka po yung Republika ng Pilipinas. Napakalaki po ng epekto nito dahil ito ang pinaka-historical event na dapat malaman ng buong Bulakenyo. Hindi lamang sapat na malaman ang history ng Bulacan o ng Malolos. Ang pinakamahalaga ay isagawa ang mga dapat gawin para maging maunlad ang bayan natin.